Hello, isang magandang umaga po sa inyo mga kasinta ko. Muli si Tita Nini Mendoza Vlog narito. So, kung nung una na nakakaraan pong video ko ay nakikita ninyo kung paano ko i-marinate ang barbecue. So, ngayon po naman marinated at marinated na sila at magtutuhog po ako ng barbecue. Yan. Pakita ko po sa inyo kasi meron po tayong paa ng manok. Meron din po tayong isaw ng manok at meron din po tayong fork, barbecue fork. So ngayon po ng araw na ito ay marami po ang umorder sa amin dahil may mga birthday yan. So nag-order po sila ng fried chicken, na isang bilawang fried chicken, spaghetti. So magluluto po kami ng spaghetti mamaya at sa ito po yung ginagamit namin. Ganito po yung ginagamit namin. Royal. So, para daw siya matamis-tamis, ganun din po yung mga sauce na ginagamit namin para sa aming spaghetti. So, ngayon po ay uunahin ko pong pagtuhog. Hindi po lang kung anong una kong tutuhugin. So, maybe yung paa ng manok. So, tingnan po natin. Ito yung mga steak. Kasi minsan, bumibili po kami ng steak sa palengke. So, malikabok po doon. Bago ko po siya gamitin ang mga steak, yun po ay, bago ko po gamitin ang mga steak, hinuhugasan ko po talaga ng maraming beses. Yan. So, iba't iba po ang sizes ng aming mga steak. Meron po siyang malaki kasi para sa pork. Yan po. Yan. So, bawat isa po, ipapakita ko sa inyo kung yung aming 15 pesos. Yan. Unahin ko po yung pork na para sa 15 pesos. So, yan po. Malinis po yung aking kamay. Hindi po ako gumamit ng gloves kasi mahirap pong gumamit ng gloves pag nagtutuhog. At minsan dahan-dahan po yung pagtutuhog kasi nga po ay minsan po napakatulis po ng stick niya. Po. So, gawin po natin ito. Ito po yung tuhog niya. Ito po yung aming 15 pesos. Kahit ako po sa inyo yan. Ganyan po kalaki yung 15. Yan. Yan po yung 15 pesos na barbecue. Yan. At ipakita ko po rin sa inyo yung pang 10 pesos. Kasi meron po kami tigay 10 pesos. Yung pong, yung pong mga hindi po nakaka konti lang pamilya, yung mga bata. Kasi ayaw po nila ng ano, ng malaki o para sa murang halaga na kaya po ng bulsa. Ito po sa inyo yung 10 pesos. Pero almost halos pare-pareho din po siya. Mahirap po maghanap. Kasi nga, sama-sama ko na siyang iminamarinate. Ito po yung 10 pesos. Ang iba po ang diferensya, ganyan po. Itong 15, ito po ang 10 pesos. So, pakita po tayo ng, meron din po tayong 5 pesos. Pakita po sa inyo ng 5 pesos. Tayo po ako. Yan. Kasi may mga bata po na, bata o matanda na gusto po ng konti lang. So, pakita ko po, tatlo. 15, 10, at 5. Yan po siya. Yan po ang diferensya. 5, at saka konting 10, 15. Yan po siya. Yan. At sa ngayon po naman, ay tingnan po natin yung hanap po ako ng steak kasi iba't iba po ang sizes ng aming steak. Nung maglinis po ako ng steak, ano po siya, nagkasama-sama po kaya hindi yan. Ito po yung ano, paanang manok, Adidas. Yan, yun po, ito po ang Adidas. Ganyan po. Adidas! Ito po sa inyo kung paano.
Iba't iba po. Ayan. Ito po sa inyo. Adidas. Kasi baka ang isti ko sigurong nakuha ay mali. Nakita po nyo yung price ng aking barbecue, pork barbecue. Ayan. Ito po naman yung Adidas. Ang Adidas po naman kung ibibinta natin ay 3 ay 20. Ayan. Nagsuot po ako talaga ng duster. Maliwalas po ang duster na ito. Paiba lang. Kasi nga, sa probinsya, napakainit. Mainit po dito sa probinsya. Kaya po, ganito yung suot ko. Duster! Lolang-lola po ang dating ko dito. Lolang-lola. So, ngayon po naman, pakita ko sa inyo yung sa isaw. So, asin po muna natin. Isit aside po natin yung paa. O, titik po tayo sa isaw. Yan po. Ang pagtutulog po naman ng isaw para po siyang ano nananahi. So, yung para po siyang sinulid, ganyan lang po siya. Nakikita naman ninyo at siguro lagi kayong bumibili ng isaw at pangkaraniwan na po ito sa mga nakikita natin sa mga street vendor. Yan po. Kaya minsan po, dito po dumadayo sa amin kasi alam na po nila. At minsan may mga birthday yan din po umu-order ng iba't ibang, ano, sa iba't ibang, ano, yung barbecue. Sa halip po na bulaklak ang ginagawa nilang bouquet. So, nag-order po sila ng barbecue. Ginagawa, pinakabulaklak po yung barbecue. Napakasaya po pagka sila ay nag-order. Yan po. Yan po, 5 piso po yung isa. So, pinakita lang po, kasi pag magtatagal po tayo pagka, ano po, nung tutuhugin ko po ito. Napakatagal pong tuhugin ito. Yan, guys. Kasi, mga umaabot po ng ilang oras. Yan po. Siguro, magkakaroon po tayo ng part 2 na video kasi hindi po makaya yung ano. Masarap. Rini Boy, ito po yung ano niya, yung isaw. Yan po, 5 pesos na isaw. So, ngayon po ay tatakpan ko muna ito at pupunta po naman tayo sa labas kasi pakita ko po kasi nagpapaluto po ako ng puto kutsinta. Kutsinta muna kasi may nag-order din po ng isang bulawang kutsinta. Ito po yung trabaho po dito sa bahay na hindi po umaalis ng bahay. So, ang hanap buhay po ay hindi na po dinadala sa mga shop. Dahil nga po sa pandemic, lalo na po napakahirap dito ngayon sa amin. Bukas nga po, dito po wala pumupunta ng, sabi nila, yung undas ipinagdiliwang tuwing November 1 and 2. So, dito po, dahil nga po sa pandemic at marami po ang nagkakaroon ng sakit, ano po yun, binigyan po kami ng date na dito sa amin sa barangay Gitna, Agunsilyo, binigyan po ng araw po ng linisan ay October 17. Pero doon po sa amin sa Subic, Ilaya ay October 15 kahapon po naglinis. So, kami po dito ay bukas naglinis ng ano. So, ang dalawan po ay sa Subic, Ilaya po. Yung sa Subic, Ilaya ay October 22 at dito po naman sa Gitna ay Agunsilyo ay October 23 magkasunod po. So, pariho pong napupuntahan yan. Ayan. Pariho pong napupuntahan yung dalawang place na ito. Dahil ako po ay taga Subic, Ilaya din at taga Gitna ay Agunsilyo. Yung po, paiba lamang po naman sa pag, ano, paiba ko lang po sa pagtutuhog ng barbecue. Siningis ko lamang po yan dahil ako po ay madaldal. Ayan. Madaldal. Kaya siningit-singit ko po. Ayan. Parang na-enjoy ko na yung kung, ano, yung pag, ano, tutuhog ng isaw kasi para pong nagsusulsiba ng damit. Kung may sira kang mga damit, eh, para ka nagsusulsiba. Enjoy-enjoy lang po yung pagtutuhog nito.
Siguro po naman ay alam niyo kung ano ang mga inilagay ko dito sa barbecue at kung napanood na po ninyo yung kauna ko pong video na paano mag-marinate ng barbecue. Yan, guys. At sumandali po guys na iiwan ko to kasi nga takpan ko muna siya. Kasi po, pupunta po tayo doon sa may harap ng bahay namin. Luluto po kasi doon. Kasi dito po sa kusina, naiinitan po yung, ano, yung manugang ko. So, doon siya nag-ano sa harap ng tindahan. Pagluluto ng kutsinta. So, takpan ko muna to, guys. Pag po ang lahat, takpan ko muna po ito. Pansa mandali. At maghuhugas po ako ng kamay. Para bisitahin ko po kung ano na yung nagagawa sa harap. Ayan po siya. Aside. At mahilig po ako sa green. Green na kulay. Kaya mapapansin po ninyo dark green. Pati po yung mantel namin ay green. So, pati po yung pantakit namin sa o mga ulam ay green. Yan po. Green siya. Green. Po. Sandali lang po. Ganon din po guys yung ano, yung dito po. Gumagamit dito po sa probinsya, gumagamit din po bukod pa sa lutuan na yan. Gumagamit din po kami ng tungkong kahoy. Sa kahoy po. Yan po. Nagluluto po kami sa kahoy. Yan po yan. Init po ng tubig kasi may spaghetti po. Yan. Ginagamit po niya. Namin yan. So, yan po yung aming mga kahoy na panggatong dito. Yan po. Yan. Ginagamit po namin. At meron po rin akong extra na lababo para po doon sa mga... Kasi yung pong niluluto sa kahoy ay mauling po yan. Uling mauling, so maiitim po, so may extra po akong lababo para sa ano, sa mga mauuling ba, mauuling na lutuan, kaldero, kawali na mauuling it dito po, kasi yung pong ano, yung mapuputi po naman ang ginagamit namin ay doon sa aming isang dirty kitchen. Yan po yan, so green din po yung patungan ko, green din. Green din po itong yung green din po yan. Pati po tabo green yan. So, ayan po yung aking apo na si Caleb Henrich. Mendoza, say hi! Hi! Eh! Paano? Yan. Yan po si Caleb Henrich. Anak po siya ni Jane Casas. Ito po yung isa kong apo, si Miles Jared. Yan po. So, ngayon pupunta po tayo, guys, sa harap ng bahay kasi yung tindahan po ng aking manugang. Ayan. Ayan po, guys. Hi, Cassie! How are you, Cassie? Hello! Why are you crying, baby? No. Why are you crying? Ayan po. Dito po ilalagay, guys, yung ano, kutsinta. Yan, kasi may mga order na po yan. Dito po ilalagay ang kutsinta, nakasalang po yung kutsinta. So, ito po yung fried chicken namin. Yan. Yan po yung fried chicken. Yan. Yan po. How about our kutsinta? Yan po yung aming kutsinta. Tingnan po natin. Ayan, guys. Ayan, guys. Wow! Puto ko tsinta. Kung may makikita po rin nyo, may sako po sa background. Yan po yung aming mga uling. Yan po ang aming ihawa ng barbecue. Mismo po dito sa harap ng bahay. Yan po yung ihawan. Hindi pa po nalilinis. Yan po. At makita din po natin, minsan na si Tita Nini po ay nagpa-plantita. Yan po. Hindi na po kami nakakalinis po kaumaga. Yan po yung mga aking halaman po kasi yan. Ayan. At may malaki po kaming puno dito ng aratilis. Yung po puno ng aratilis.
kasi umuulan. Kaya po marami dito pong ano, damo. Maraming damo. Ayan po. Ayan po yung ginagawa ni Tita Nini pagka libre po ang oras niya. So balik po tayo doon sa kusina. Baka malambot yung ano, pasta. What happened to you, Kylie? Ayan, guys. So, pinakita ko na po sa inyo, guys, kung paano yung pag-ano ng tuhog ng barbecue. May mga putos-putos po yan. Pasok po uli ako dito, guys, sa aming loob. Yan po, oh. Yan po yung aming dirty kitchen kasi nga hindi po kami makapaglinis ng maayos. Guys. So, ano guys? Saka po ulit tayo. Kita mamaya po na tapos sa ating premium mamaya. Meron po akong kaharap na isang pumilo. May pumilo po kami. Yan guys. At maraming salamat po sa inyo, lalo na po sa mga nagsusuporta kay Tita Nini Mendoza. At huwag po natin kalilimutan na i-like, i-subscribe, i-share, at pindutin po natin ang bell button para updated po tayo sa ating mga videos, bagong video. Bye-bye, love you all, with the love of God.